ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain yung rin. Mga kapatid, sa araw na ito, iginugunita natin ang kapistahan ni San Pio ng Pietrelcina. Aminin naman na natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdariwan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya ay pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampo kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman,
ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Iyaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakloban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inakala niyang na sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kung atin pong maihahambing ang ebanghelyong ating narinig ngayon na papatungkol sa ilaw, tayo po'y maraming mga simbolo, lalo na't mga kandila na sa labas at nag-aanyaya ng pagsisindi ng kandila. Pero po ating itong alamin at pagpapaalala sa atin, wala pong makapagpapaligtas sa kandila. Yan po'y simbolo, halimbawa sa ating pinagdarasal, pero ito po ay nag-uugnay sa atin mismo ng pagkatao. Ibig sabihin, maging simbolo din po ito kung matatanda ninyo, kung ilan din siya sa ito, nakakapag atin ang binyag. Nanay kaya, ninong o ninang o tatay. Ano nang nagsasabi ng isang pari na papaloob sa formula ng pagbibinyag? Tanggapin ninyo ang ilaw at ihanda ang batang ito na manatiling maningas sa kanyang paglalakbay. Ang ningas ng apoy ng kandila
ang siyang magsisilbing gabay sa paglalakbay ng isang bata na ginagabayan ng ninong at ninang. Ibig sabihin po, ang ilaw ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa gabi, kundi maging simbolo ito ng ating ding ilaw sa ating pagkatao. Nanggagabayan po tayo ng salita ng Diyos. In fact po, sa pagsisindi ng kandila, mas maraming kapahamakan pag hindi nababantayan at maraming nasusunugan. Pero sa pang-araw-araw na buhay, na ibinibigay nitong simbolo na ang Diyos ang siyang ilaw natin sa ating paglalakbay sa mundong ito. Mga kapatid, tandaan po natin na meron po tayong biyaya ng pagninilay. Ibig sabihin, the sense of contemplation as opposed to the sin, ang pagkakasala ng despair. Desperado, marinig natin yung mga ibang tao nakakagawa ng mga pagkakasala, nagdidilim ang isip ko. Ibig sabihin, nawawala sa kanya ang sense of contemplation ng pagninilay ng salita ng Diyos na siyang gabay ng kanyang buhay. Kung kaya't madilim na, wala na siyang nakikita. Kaya ang marami pong mga nang pangyayari sa mga sitwasyon na nagkakaproblema ang tao, merong conflict, merong hidwaan, ano po ang nangyayari? Mas malakas ang reaksyon kaysa sa reflection. Hindi mo na napagnilayan na halimbawa pag ikay galit na galit, anong magagawa mo at anong mga pangyayaring sunod-sunod nito. Pag sasaktan mo siya, huhulihin ka ng mga ganitong sunod na pangyayari hanggat mapunta ka sa bilangguan ang isang maliit mong problema at di mo nababantayan at napagnilayan, ito'y lalaki, mas lalong lumaki ang problema mo kasi kulong ka na. Many times we have the tendency to have so many reactions rather than contemplation and reflection. Kung kaya nga pag araw-araw po nating pakikinig sa salita ng Diyos at ito yung ating gabay, dahan din tayong mapagnilay at makikita natin ang tunguhin ng ating paglalakbay at dahan-dahan din tayo kaysa naman po buong confident kang maglalakad at di mo na alam na natisod ka na. Pero kung kayo dahan-dahan sa gabay ng salita ng Diyos, mapagpahandaan mo kung ano ang mga nandoon pa sa mga darating mong pupuntahan. So ibig sabihin po, narito actually sa atin ang biyaya ng pagiging contemplative to reflect what will be in the future. Ano ang gagawin ko sa araw nito? Pagagising sa umaga, sinisimulan natin ang pagdarasal. Lahat pong ito ay hindi napuputol. Kaya nga po, yung atin mismong pag-iisip, sasabihin natin, wala na akong panahon sa pagdarasal. Sisters and brothers, we have to understand ano ang pagpapakahulugan ninyo sa dasal. Kung ang dasal ninyo ay wishes, mga salita, mga hiningi, mga intentions dinudulog, hindi po yan. Isa lang po yan kaparte. Ang pagdadasal po halimbawa sa gabay ng salita ng Diyos ay yung ating din mismong quality ng ating pagkatao. The outcome of our prayers is the quality of life. Na ibig sabihin, ito yung aking dasal, ito din yung aking ginagawa. At yung aking ginagawa ay yung din yung aking patuloy na dinadasal. Ibig sabihin, life is a prayer and prayer is life. Kaya hindi po natin sasabihin, hindi na ako nakapagdasal. Ibig sabihin, pinuputol-putol natin. Kung kaya nga po, nagdadasal tayo sa loob ng simbahan. Paglabas natin, pag nandudo na sa trabaho, merong katiwalian, merong mga oportunidad na tayo'y makapandaya
kalimutan na ang nandoon sa simbahan. Pinutol na. Kasi wala na sa loob. Hindi na panahon ng pagdarasal. Hindi na panahon ng pagninilay. Hindi po. Ang pagdarasal ay siyang ating gabay sa atin pong paglalakbay ay siya pong araw-araw nating dala. Na ibig sabihin, ito yung ating dinudulog sa Diyos, ito din po yung ating gagawin saan mang dako tayo. Ibig sabihin, wala siyang putol. Prayer is life. And life is a prayer 24/7. Wala tayong rason na sasabihin natin, nakalimutan ko ang dasal. Para mo nang sinasabing, nakakalimutan mong huminga kasi hindi na nagkwakwalipay ng iyong pagkatao. Hindi na siya tuloy-tuloy na nabubuhay. So we have to understand what we are taking. The candles is a symbol that God in His Word will give us the enlightenment of our heart and mind para po mapaganda ang ating paglalakbay sa mundong ito. Magsitayo po. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at tangal sa bawat tao, manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taduktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay, manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay at mga may pusong suwi naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan, manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Diyos, sumabigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Inapay at alak na iyong kaloob upang bumitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang bayan na. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga batido upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inaalay ngayon, si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol. Kaisa ng sambayanan nung dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo nga na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion.
pabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 20 to 50 years old at hindi ka sasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisiyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Pietrelcina ay pagtibay nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa pinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan at nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati
kandahan.